Okay, let's start doing this finding the required strength based on AISC specification chapter C and also provisions of NSCP 2015. So anyway, NSCP 2015 based their provisions on steel on ISEC naman. So ito yun siya, no? I will explain to you this one. So it's very important that we have natalakay naman natin, no, yung about sa effects ng secondary order effects and the P delta effects, no? And also the stiffness reduction, no? Okay, yung geometric imperfections, that is the notional loads, which is part na rin yun siya ng pag-process sa ETAB. So meron naman kasi tayong what you call that, nagawa na wind loading na ano, yung part sa inyong assignment, no? Yung sa wind loading, how to apply wind loads on gable frame or any different type of groups. So now we need to find the required load. So this is one of the very important, no, na provision ng AISC or ISEC, yung chapter C. Sa NSCP, that is section 503. So as you can see here, kailangan natin i-consider ang P delta effects, then ang stiffness reduction. So anyway, napakita ko naman sa inyo mga sa mga previous video yun. Now, we will try to find, no, both sa LRFD and ASD. So ito na yung gina-explain ko, no. So yung may apat tayo, yung una, lahat ng displacements sa loads kailangan natin i-consider, then i-reduce natin yung stiffness. So meron ako yung so watch the part 2 ata 'yon, no. Yung about sa stiffness, okay? Watch that and para mas maintindihan nyo. Tapos yung letter B, yung second order analysis, panoodin nyo rin yun, yung about sa P delta effects. So, then, consider natin ang gravity load kasi yun ang isa sa importante, like yung sinabi dito, no? So, itong ABC na ito, nasa ano to siya? Finally, pag gumamit tayo ng design sa LRFD, gagamitin natin LRFD combinations, yung sa second order analysis, then, yung gagamitin naman natin na combination sa ASD is i-times natin sa 1.6 yung combinations nila and then i-divide natin sa 1.6 yung result. So, let's try that, no? Tingnan natin kung paano natin to gawin. So, anyway, let's try this with, ano, with ETABS. Okay. Itong sinusulat ko ito, ito yun siya, oh. Nandito yun siya sa ISEC. Ito. So, ito, ito. General analysis requirements, no? Ito, yun yung 1, ito yung B, ito yung C, at saka ito yung D. Okay, you can just read that on the ISEC specification chapter C. In which, ang NSCP naman, doon naman nag-base rin sa AISC. Okay, let's try this one. So, I will try the ASD. Then, later, let's try LRFD. But, ASD is, ano? Kasi ang LRFD is, wala ka nang i-time sa 1.6. So, paano ba natin gagawin yung 1.6? First, define muna natin yung P delta options. Ah, okay, nakalock siya, sorry. I-unlock niyo muna para magbalik siya sa dati para maka-define tayo. So i-define muna natin P delta options, that is iterative base load. I-add natin yung mga gravity loads, in which yung gravity loads natin are dead load and sa live load. Then add. So we have these two gravity loads. So wag na natin anihin yung scale factor nila. Doon na lang natin anihin yung scale factor doon sa ano. Anyway, nakita nyo man, di ba, paiba yung kayong scale factor, but let's try na wag na lang natin scale factor. Dito tayo mag-scale factor sa load cases. So, meron tayong load patterns na 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, itong 7 na ito, pwede natin lagyan ng ano. But, anyway, ito naman kasi ano. So, yung load combinations natin is just D at saka L. Plus yung mga, yung ilan ito? 8 na load cases sa dalawang scenario. So yung parallel to the ridge saka perpendicular to the ridge. So we have this WN underscore 1 minus, ibig sabihin ito yung first na load case in which yung minus dito stands for the negative internal pressure. And WN stands for wind normal to the ridge. Yung WP naman is wind parallel to the ridge. So let's try, no, kasi sundin natin yung provision dito ng... Although, meron ito sa NSCP, no? So, NSCP. Tingnan natin provision sa NSCP. So, sinabi, times natin sa 1.6. Then, i-divide natin sa 1.6 ang result. So, magkaiba yung class. Yung 1.6 times the ASD load combinations, then divide by 1.6. But, let's go back here.
Na-define na ba natin P-delta options? So, okay na. Then, gamitin natin yung stiffness reduction. So, select all. No? So, ano nyo to, select all lang. By the way, it will just mag-apply naman to sa ano frame. So, first, i-right-click muna natin to. Itong B2. So, wala tayong property modifiers. None so far. But we need to modify it. No? 0.8. So, define. Assign. Then, frame. Then, property modifiers. No? So, ano yung i-reduce natin? Yung stiffness. And by reducing the moment of inertia, we can reduce the stiffness of the section. So, yun na yung sinasabi dito, no? Na we need to reduce the section. Sana yun. Ito, una. So, specified in section C2.3. So, as you can see, C2.3, ang adjustment to stiffness, so a factor 0.80. So, I have discussed naman yan sa previous video. Watch that. So, apply natin. Okay, na-apply na. So, makita yun na-apply siya sa lahat if tawag doon, may PM na nakasulat. So, right-click natin ulit itong B2. So, meron tayong property modifiers. I-click nyo yung weak moment of inertia at saka strong moment of inertia. So, 0.8. So, okay na natin. So, okay na. And lastly, yung i-apply natin yung 1.6. So, paano ba natin ano yung itong 1.6? So, dali lang yan. So, define nyo. Punta kayo dito sa load cases. Then, itong dead load is 1.6 natin yan. Scale factor, 1.6. Okay. Live load, modify, 1.6. So, wag na itong WN1, WN2. Dito na tayo sa 8. Yung meron ng wind internal. So, modify natin to 1.6. So, 1.6. So, you can just skip this part, no? Kasi ano lang man ito. Anyway, madali lang naman din to. So, we have only 8 naman, but overall, ang load combinations natin, since tatlo yung load combinations sa times 8, that is 24 load combinations. So, dito tayo sa load cases magbago para hindi na natin i-adjust yung load combination. Sa load cases na lang kay ano rin ito, siya na mag 1.6 sa lahat, kaya nandito naman sa load cases. No? Mahirap na baguhin natin yung load combination sa dati. Then, assess natin yung linear statica because yung preset delta settings natin is applied na to sa lahat. Then, lastly, 1.6. So, ganun lang yung class. Dito lang mag-apply, no? Mag-implement. So, okay na natin. Then, I think that's it na. So, we can need to analyze. So, let's set load cases to run. Lahat na lang. So, run now. Okay, is running, no? So, anong gagawin natin dito? So, we just need to determine the maximum forces. So, ano ba yung mga maximum, ano ba yung mga maximum forces natin? That is, so we have this, no? So, since ASD tayo, hindi ko nagagawin yung LRFD, ASD. So, dito lang ako sa column. So, hanapin natin yung max moment sa minor, major, compression. So, itong max moment sa major, ang tawag dito M33, M22 naman sa minor, sa max bending, then sa max axial is P, sa max tension is P rin, but alam nyo naman, ang P minus, yan yung compression, pag P positive, yan yung tension. Then, max shear is V22. Okay, saan natin mahanap ito? Doon sa table, then let's try, no? As you can see, punta kayo sa tables, then analysis results, then element output, then frame output, then column na lang tayo. So, by the way, kung gusto nyo hanapin lang yung sa beam, para dito sa malaking girder, no? Ang tawag kasi natin dito girder pag mas malaking beam, but the same pa rin yan sila, no? Tingnan natin yung view natin yung tinatawag nila na display options. So, object assignments, labels ng frame, apply natin. So, X muna natin, no? Balik natin sa dati. So, as you can see, napansin nyo, kahit itong bracing sa taas, pangalanan niya pa rin na B54. So, hindi natin dapat ito kasali. So, ang isali nyo lang, itong mga girder na ito. By the way, itong dito naman sa mga column, that is C pa rin. So, tingnan natin, ha? Apply. So, B1, B2, B8, B9 lang gamitin nyo. B15, B16, B22, B23, B29, B30, then B36, B37, then B43 at saka B44.
So, wag nyo na isali itong B3, B10 kasi sa iba na naman ang design natin dito. Assuming na ito lang gusto natin design, itong gable frame lang. So, C para sa column din. Itong, ito lang ha. So, you need to, filter out. So, if you are in this beam, show table, you need to filter out those beams. So, ano yung filter out? B1, B2, kasi ito lang yung girder, no? B9, B8. B9, B8, then B16, B15. Then, B23, B22. So, kasi gagamitin natin to, no? Kasi ang example ko lang dito is for the girder, yung sa girder ng gable frame, yung mahaba. B23, B22, B29, saka B30, then B37, 36. So, anyway, pwede naman nating pangalanan yan. So, ganito lang. Then, apply multiple filter. So, yung mga nandito lang na beam dito, yung naselect lang natin, no? Hindi nakasali yung iba. So, yan lang yung beam na na-select natin. Yung beam lang yon, hindi lahat ng beam. Kasi may beam naman doon sa bracing banda, then yung doon banda rin sa yung along the parallel to the ridge, no? Na mga beams. But, ibang beam rin kasi yung na-section gagamitin natin doon. So, assuming na yung gagamitin natin na beam dito, na wide flange, I mean, is para na rin sa column at saka doon sa girder. Yung ganon at saka yung ganon. So, isahin na lang natin lahat yung section yun para mas madali ang design. But, we will not discuss here about the design because the design, it is from another video that is the AISC manual. So, ito siya class. This is the AISC specification or ISEC specification. So, yung ISEC manual, yun yung ginagamit natin para sa pagpili o pag-design. No? Magpili-pili lang tayo dun because ganun naman kadali ang design sa steel. It's just selecting and checking if yung pag-select natin na ganun is nakatama. Although, itong ETABS, meron siyang sariling design sa steel, but I just want to teach you about how to use, no, how to design if you have the maximum moment, maximum axial forces, saka maximum shear. So, select nyo lang yung mga load combination. Kasali yung D ha. Kasali rin yung D. Select nyo lang lahat. Tapos, i-ship nyo lang hanggang doon sa my DLR. Huwag nyo na isali itong dead sa kayong mga envelope. No? We will not, ano yan. So, hanggang dito lang tayo. Yung mga load combinations lang. Then, apply multiple item filter. Okay. Then, ito na yon. Then, paano natin malaman yung maximum moment? So, M3. O, M3-3. I-click nyo lang yung sort ascending. Tapos, sort descending. So, titingnan nyo dito kung saan mas mataas. So, sa sort ascending, that is negative 1548. So, isusulat natin dito, negative 1548.0532. Okay. So, ito yung ginamin dito, class, oh. So, 1548. Ito yun. Ito yun. Yan. Kasi yan yung pinakataas, eh. Pinaka-topmost. So, meron na tayo para sa, okay, sorry, nahalik. Then, ang next natin is ang M2, that is weak axis. So, ganun pa rin, short ascending, short descending. Tingnan natin dito kung saan mas mataas. So, mas mataas itong 151. So, yan ay copy natin. 151, copy, then paste lang natin dito. So, ito class, this is the, ito na yung sinasabi dito na i-divide sa 1.6, yung ganito. And the results shall be divided by 1.6, no? I-times mo yung load combination, yung ginawa natin kanina, i-times natin yung mga load cases, then yung result, i-divide natin sa 1.6 para ma-obtain natin required strength. Para sa ASD lang yan ha. Sa LRFD, simple lang ang LRFD, sa letter D dito na ano. So ang LRFD, okay, taas yun. Ang LRFD, mas simple. Oh. So for design LRFD, times mo lang, times 1 lang, wala ka ng 1.6 na sinasabi. So anyway, hindi naman yun ang ano natin, no? ASD naman tayo. So nakita yung 151.6943. So click nyo yung pinaka-top, ha? Top most. So pinaka-top most yan. Then, by the way, kasali rin ito sa part nyo na hanapin nyo yung anong beam yun siya o anong girder yun siya at saka anong, ano yung load combination na nag-control. Ibig sabihin yung pinaka-highest na load combination. So napansin nyo, parallel to the ridge. So we really need to consider every scenario as much as possible. Kasi, tingnan nyo, puro parallel to the ridge yung top 4. No? Top 4. So, normal to the ridge, top 5 na pagdating sa moment na minor. Then next, ito yung tinatawag na maximum shear.
So maximum shear, short ascending, short descending. So mas malaki ata yung negative 69. So i-copy natin yung negative 69. Then dito natin ilagay ha kasi max shear. Oh. So ganyan. Then finally, dito tayo. So pag short ascending natin, this is yung pinakamababa means this is compression. So isulat nyo kagad tong negative 102, ilagay nyo kagad yan sa compression. Then obviously, ang short descending yan yung highest tension. Diba? So 248, copy nyo lang yan. Then ilagay nyo dito. So finally, ito na yung sa girder. Diba? Oops, sorry. So ito na yung sa girder. Then ito na yung answer na gagamitin natin. Huwag ito ha, not this one, not this, but ito ang gamitin natin na. Okay. So kung gusto niyo malaman sa column, click nyo lang column, and by the way, ang column dito, lahat naman sila column. So wala ka nang i-filter out dito. As you can see, ito sila lahat, this is pair of 14. 1 2 3 4 5 6 7 because we have 7, no? 7 na girder. Ay, na girder, na gable frame. So tingnan natin yung girder frame. So this is 7, no? 7 elevation 1 hanggang elevation 7. So elevation 1 apply. So this is girder 1, gable frame 1, B1 B2 at C1 C2. Yan, 2 3 4 5 6 7. So 8 wala na. So be sure to check ha para maano natin. Ma-check natin yung ano na ganito. So hanapin natin sa lahat kung ano yung pinakamalaking ano kay ang tatry natin is itong beam girder na to saka itong column na to at saka itong girder na ito at saka itong column na to, isa lang sila lahat na section o isang wide flange lang i-design natin. So ang gagamitin natin na design diyan is yung combined loads. So this is the reality in steel design or sa mga tinatawag na unbraced frame. This is a type of unbraced frame, but if we would like to add no knee joints, yan knee. This is still a braced frame, but this is what we call eccentrically braced frame kasi hindi sila concentric. So pag meron tayong knee diyan, ang tawag dito knee connection. So this is not the part of ano naman topic natin, no. So anyway, bakit gusto natin gawin to lahat? Because as you can see here, this is 52 meters. Sana yon, geometry, this is 52 meters, no? 52 meters. So this is 38 meters. So sabihin na natin 52 plus 38, that is 90. So 90 plus times 2 kasi dalawa ito. So this is 90 ng haba, tapos dito 90 rin ng haba, that is 180. So 180 feet, if we would like to buy, no, pagbilihin natin yung length by each length is 20 feet. So 9 lengths lang kailangan natin. So 9 lengths ng the same na section nila. At saka by the way, tingnan nyo rin, no, kung sa columns, halos hindi rin magkalayo ang kanilang mga loading. So sa M3, short ascending, short descending, no. Okay, I'm very sorry. Dapat tanggalin pala natin yung mga cases. So yung load combinations lang iwan natin. Taas naman masyado yung 2000 plus na yun. So anyway, tingnan natin na. So huwag nyo isali kay load combinations lang tayo. Short ascending, 1528. Ilan yung sa beam? 1548. So hindi siya masyado magkalayo. In short, yung column natin and yung girder natin doon sa gable frame is halos the same naman. So pagdating naman sa M2, short ascending, short descending, 35. So negative 35, pwede natin gamitin na lang yung 151. So pwede lang, although mas malayo lang siya konti. But anyway, pwede naman natin gamitin sa lahat para isang design lang. And for the purpose of this, no, for this academic purposes lang naman, because ipapakita ko lang sa inyo how to use the AIC manual. But before we can use the ISEC manual, we really need the required load, yung ano. Ito sila. So ganito lang magkuha, no, with the application of the chapter C. So it's very important i-times mo sa 1.6 yung load combination, then yung result is i-divide nyo sa what you call that, sa 1.6.
So hindi ko na to inahin, then I have already prepared, no. So para sa LRFD, so unahin natin ang ASD. So ASD para sa lahat ng gable frame, both sa girder at saka sa column, no. As you can see, ito yung mga maximum value nila, no. Na-divide ko na sa 1.6. So ang gagawin ko dito, hanapin ko kung ano ang gagamitin ko na maximum. So 967 ba o 955 para sa major? So ang gagamitin ko dito is ito. Yan. Then ano ang gagamitin ko sa minor? So ito. Then ano ang gagamitin ko sa compression? Ito. Then ano ang gagamitin ko sa tension? Ito. Kasi mas mataas siya kaysa dito. Then finally ito ang sa shear. So as you can see, in column, mas malaki talaga yung compression sa column because that's the column. But for the girder, which is nakaganon siya, no? Malaki rin talaga ang sa tension rin saka sa shear because this is inclined, no? So this is the part that gagamitin natin. As you can see, mostly ang mga nag-control is normal to the wind, parallel to the ridge pala, I mean, normal to the ridge, parallel to the ridge, then dito is parallel to the ridge rin. So mostly mas marami ang parallel to the ridge, no? Tatlo ang parallel to the ridge than dalawa sa ano. So anyway, sa major naman is normal to the ridge ang mataas. So anyway, this is for the ASD and this is for the LRFD. So sa LRFD naman, same rin, parallel to the ridge. Dito parallel to the ridge tapos positive na ano, no? What do you call that? Positive air pressure. Or internal pressure, I mean. Then, dito negative internal pressure, negative internal pressure. Dito naman, almost the same rin. Almost the same. So, as you can see here, this is for the LRFD. Gagamitin natin. Hindi ko na pinakita yung sa LRFD because it's much easier naman ang LRFD. Wala ka ng 1.6 doon. Just reduce the stiffness by 0.8. And reduce the, apply the P-delta effects. So, be careful guys ha, when you want to do analysis in ETABS, especially sa steel, you really need to do this provision. Hindi natin pwedeng skip ito. So, ito mga normal na, ito mga equation ito, this is for just amplified, no? Gi-amplify lang. Naturo ko to sa principles of steel naman, but this is not the point kasi gumagamit na tayo nito. So, natapos naman natin yung subject na yon, then dito na tayo sa design of steel structures na. So anyway, this is, you know, this is very, very important class. This chapter is very, very important para dito sa required loads. Or tinatawag na, sorry, hindi required loads, required strengths. So we cannot really design if we have required strengths. Available strengths, walang problema because you can do this in manual, ISEC manual. Manual. Okay. So it's easy lang class. It's just selecting, no? So, that is not part of our topic here today. Our topic here is just for the required strength. For the available strength, the calculation of available strength, I will discuss that on the, I will discuss that on another video about that. And I will show you an example too. So, I think this is just it lang, no? So, don't forget the P-delta options, apply this gravity load here. At saka naintindihan nyo naman na kahit mag-apply tayo ng mga lateral loads, kahit 1,000 pa natin yan, wala talaga siyang effect. As you have seen in the, what you call that, yung tinatawag na benchmarking, no? Napaka-importante nitong benchmarking because this will confirm our procedure if tama ba o hindi. So, napaka-importante itong benchmarking na ito. Then, yung sinabi talaga doon na meron tayong tinatawag na i-modify natin yung stiffness that is changing the moment of inertia by 0.8 or multiplying it by 0.8. No? So, we just follow the code because we are in this code-based design. Sa sunod, if you want to go further and advance, you can do the performance-based design but still it is based on FEMA naman. No? But anyway, it's not our topic naman but be sure to follow the code. Because we are doing code-based design. No? So, this is very important, guys. Na pansin nyo naman yun. So, we will gonna use this. Ito na pala yung ano, no? Summary. So, ito ang gagamitin natin sa summary. Like, ito yung sabi ko kanina para practical purposes na lang. Ang column at saka girder, parehas lang kayo. Hindi man masyado malayo ang mga loading, oh.
kunti lang naman sa lalo na sa major axis. So mas malaki talaga LRFD guys because LRFD has higher load combinations, no. Meron tayong tinatawag na Q doon or yung load factor. LRFD stands for load and resistance factor design. ASD is just allowable stress design, that is yung ating available strength is i-divide natin siya sa factor of safety. But mostly yung load combinations naman is maliliit as compared with this load combination, no. So anyway, thank you guys, no. This is pakita ko na lang sa inyo. Ito yung gagamitin natin na loading. So thank you. I think this is it. Okay, tatay na. So stop.